kay buti-buti ng Panginoon. Amen po ba? Yan po ang ating aawitin ngayong gabi at sasabiwain natin kung gaano nga ba kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayong maghapon, ano ba yung kabutihan ng Panginoon na naranasan natin? Na pwede nating sabihin, salamat po Panginoon sa kabutihan mo. Pagising mo sa umaga, nagising ka, masigla, nakita mo yung mahal mo sa buhay, nakita mo yung mga anak mo, mayroon kang isasaing, mayroon kang kakainin, mayroon kang papasukan na trabaho. Ito yung kabutihan ng Panginoon na sometimes it's just an ordinary thing na nangyayari sa buhay natin at hindi natin tayo nagiging conscious sa mga kabutihan ng Panginoon. Magandang gabi po. Nawa ang gabing ito ay maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon at madinig natin yung kanyang mga salita. Mag-umpisa po tayo sa ating pagsamba sa pamamagitan ng ating pagkanta ng Ay buti-buti mo, Panginoon. Sabayan niyo po kami. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang for the last time, pinupuri
pinupuri, sinasamba kita, yes Lord, at bilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ikay walang katulad, tunay ngang ikay di nagbabago, mabuti ang Diyos sa aming magmamahal. Mabuti ang Diyos sa aking nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa aking nagmamahal. Amen. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Inaalala namin yung kadakilaan mo, kabutihan mo, pagpapala mo, kapayapaan mo, Panginoon, na aming nararanasan sa bawat araw ng aming buhay. Ito yung mga bagay na dahilan kung bakit kami patuloy na sumasamba sa iyo, patuloy na nananalangin sa iyo, patuloy na sumasaliksik ng iyong mga salita, O Diyos. Dahil sa pagmamahal mo, dahil sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, maraming salamat sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin, na kami ay magsama-sama muli, mag-aral lang yung salita. Dalangin ko na bigyan mo ng kaliwanagan ang aming mga isipan at puso upang matanggap namin yung mensahe mo ngayong gabi. Muli ang aming pagpapasalamat, pagsamba at pagpuri ay sa iyo lamang namin itinataas. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Kamusta na po ang bawat isa? Kayo po ba ay maligaya, masaya? O may mga pinagdadaanan? Isang tabi po muna natin lahat yan. At tayo po ay mag-focus dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako na ito'y hindi aksidente na kayo ay nakasama ngayong gabi. Maaaring yung iba, paminsan-minsan nating nakakasama. Pero naniniwala ako, may mensahe ang Panginoon ngayong gabi para sa bawat isa. Ipagpapatuloy po natin yung kwento ni Elkana, Hana, and Penina. Sorry pa pala. Panini pa pala yun. Penina. Sige po, pakinggan na po natin yung pagbabahagi ng salita ng ating mahal na pastor. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, Tuesday na naman, November 9? Tama ba? 9 na ba ngayon? Yeah, I think November 9 na. Ang bilis ng panahon, ilang araw na lang, Pasko na naman. Sa gabing ito, mga kapatid, nais kong magkaroon tayo ng tinatawag na recall. Yung bang alalahanin natin yung mga bagay na ginawa na ng Panginoon sa buhay natin. Meron na ba kayong mga panalangin na halos sumuko na kayo? Dumating ba kayo sa punto ng buhay nyo na meron kayong ipinagdadasal? Pero ngayon, huminto na kayo, sinukuan nyo na yung ipinapanalangin nyo. Nag-give up na kayo. Nung pinaghahandaan ko po itong mensahe na to, kanina, bigla ko pong naalala yung mga bagay na muntik na akong sumuko. Naalala ko nung... Muntik mo na ba ako sinuko? Hindi, hindi ikaw. Okay. Although nung nililigawan kita muntik na akong sumuko dahil binrake mo pa ako ng apat na buwan, no? Pero masyado nung matagal yun. Ito lang po, mga ilang taon lang nakakalipas nung kami po ay nagkaroon ng sasakyan, no? At by faith. Pero dumating po ako sa punto na gusto ko ng sukuan dahil yun po ay binayaran namin ng 5 taon. At naalala ko, parang gusto ko nang ibalik dun sa kinuhanan ko. Ayoko na. At hindi baling matalo, malugi. Dahil sabay-sabay nag-aaral. Oo, dahil nag-aaral yung mga bata. Tapos meron ko pang sasakyan na hinuhulugan. Pero
sinabihan ako ng aking anak na si Jairo. Sabi niya, Dad, kung isusuko natin, isusurrender natin yung sasakyan, anong patotoo mo? Anong patotoo natin? Okay? So, lumakas po ang loob ko at sabi niya, magtiis muna tayo, mag-ipon tayo, magtiyaga muna tayo hanggang sa mabayaran natin yun. So, muntik na akong sumuko noon, no? At hindi naman kaila sa inyo, yung aking mga anak ay nag-aaral noong mga panahon na yun, no? Si Paul, tapos si Jairus, nag-medisina pa. Aaminin ko sa inyo, may mga pagkakataon na 2 taon na siyang nag-aaral sa medisina, kinakausap ko pa siya. Sabi ko, anak, kung gusto mong hindi na, kung gusto mong huwag nang ituloy yung pagdodoktor mo, okay lang sa akin. Hindi niya alam, at the back of my mind, niisip ko, para sukuan ko na yung pag-aaral niya dahil, ala eh, talagang hirap nung mga panahon na yun. Pero, buti lang hindi ko sinukuan sa panalangin yung pag-aaral ng aming mga anak. At, naiiyak. Opo. May mga pangyayari din sa buhay namin na akala mo bibigay na. Yung bang, akala mo susukuan mo na. Halimbawa, yung mga naging problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa pera, problema sa ministry, na dumarating ka sa punto na parang nasa dulo ka na ng iyong pisi. At kuminsan eh, parang gusto mo nang sumuko. Gusto ko pong i-encourage kayong lahat sa gabing ito na kung kayo po ay dumarating sa mga ganyang kalagayan ng inyong buhay, nawa sa gabing ito, mabuhayan tayo ng loob na hindi tayo sumuko. Okay? Hindi tayo bumigay. Hindi natin i-give up yung ating pananalangin. Kung ano man yung mga ipinapanalangin nyo. Halimbawa kami, nananalangin pa rin kami. Kung luloobin mo, Panginoon, magkaroon kami ng sariling tahanan dito sa Baguio. So be it. Hindi natin kinakailangan isuko yun dahil yun yung mga heart desire ng ating mga puso. Kung minsan humihinto ka na lang sa panalangin, pero ika nga, huwag mong sukuan yung ipinapanalangin mo, yung inilagay ng Panginoon sa puso mo. Yun po yung mensahe ko na gusto kong ibahagi sa inyo na ang Diyos, mga kapatid, hindi siya nagbabago. Okay? Hindi siya tapat siya sa kanyang mga pangako. Tapat yung kanyang pagmamahal. Wala siyang katulad. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos tumutugon po sa panalangin. So, God answers prayer. Sa gabing ito, muli nating tutunghayan yung buhay ni Hannah. No? So, si Hannah, hindi lang po siya ang kauna-unahang babaeng hindi magkaanak. Naalala nyo si Sarah, for example. So, marami pong mga Bible characters sa banal na kasulatan na hindi pinalad na magkaanak. No? At isa na po nga si Hannah. He had no children. At taon-taon, yun ang kanyang inaasam-asam. Hindi niya sinukuan. Bagamat sa chapter 1, verse 5 and 6, ano, 2 beses pong inulit na the Lord had closed her womb. Sa chapter 1, verse 5, binanggit yun. And chapter 1, verse 6, inulit-uli. So, handun yung emphasis na sinaraduhan na ng Panginoon yung kanyang sinapupunan, yung kanyang bahay-bata na kung saan wala siyang kakayahan na magkaanak. So, kung tutusin, parang tapos na eh. Wala na eh. No? Sinabi na ng Diyos eh. The Lord had closed her womb. May mga sitwasyon ba sa buhay niyo, mga kapatid, na parang sarado na? Parang tapos na? Wala nang pag-asa? May mga ganyan bang sitwasyon kayo na pinagdadaanan sa mga oras na ito? Na parang akala nyo wala nang magandang mangyayari? No?
wala nang magandang magaganap sa inyong buhay. Sa gabing ito, makikita natin yung istorya ng isang babae na hindi siya sumuko. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, the more na tumatagal na walang katugunan ang kanyang mga ipinagdarasal araw-araw, taon-taon, pinagdadasal niya ito, pero isang bagay lang ang nakita ko sa katauhan ng babaeng ito. Hindi siya sumuko. Hindi siya pinanghinaan ng loob. At the more na ganyan ang kanyang sitwasyon, the more na lalo siyang lumapit sa Diyos. Alam niyo ang problema kung minsan, mga kapatid, pag hindi tinutugon ng Panginoon kaagad yung mga panalangin natin, sa halip na lalo tayong lumapit sa Diyos, lalo tayong lumalayo sa Panginoon. Mali po yun. Yung kung hindi tinugon ng Panginoon kaagad yung panalangin mo, lalayo ka na sa Diyos. Magtatampo ka na sa Panginoon. Pero iba si Hannah. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, even though the Lord had closed her womb, she doesn't give up to pray before the Lord. She doesn't lose heart in presenting to the Lord her petition. At yun po yung isang lesson na binibigyang diin dito, mga kapatid. Kasi kung mapapansin po natin sa banal na kasulatan, dito sa 1 Samuel chapter 1, starting from verse 8 hanggang verse 20, makikita po natin dito yung mga pangungusap na kung saan inilalarawan kung papaano dumulog sa Panginoon itong si Hannah. Okay. So, makikita po natin kung gaano naging taimtim at malalim yung kanyang pananalangin sa Diyos. Sa gabing ito, mga kapatid, siguro, siyasatin natin yung ating mga puso. Gaano kalalim ang inyong mga pananalangin sa Panginoon? O mababaw? O gaano kababaw ang inyong mga pananalangin? Hindi yung babaw eh. Gusto kong ma-impart sa inyo sa gabi ito yung gaano kalalim, yung intensity ng inyong pananalangin. Nagawa nyo na kaya yung nagawa ni Hannah sa kanyang pananalangin? Na bagamat mukhang imposible na dahil the Lord had closed her womb at ito'y tumagal na ng ilang taon pero she doesn't give up. So makikita natin yung ilang mga katotohanan dito tungkol sa naging behavior nitong si Hannah na sa halip na lumayo siya sa Diyos, lalo siyang kumapit sa Panginoon. So dito sa verse 10, makikita natin, sabi rito, she greatly distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. No? Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, kailan kayo nanalangin na may pagtangis sa harapan ng Diyos? Itong si Hannah ay nagpatuloy siyang lumapit sa Diyos, dumalangin sa Panginoon nang may pagtangis, no? She cries before the Lord. She weeps before the Lord. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. And she weeps bitterly. Talagang marubdob, talagang yung intensity ng kanyang panalangin inilarawang mabuti nung writer ng 1 Samuel. Kaya nga ang tanong, tayo po ba pag nanalangin, may kasamang pagtangis? May kasama bang pag-iyak sa harapan ng Diyos? Dahil sa iyong kahilingan, dahil sa iyong sitwasyon sa buhay na meron kang ipinapanalangin sa Panginoon. Eh kung minsan yung ating pong panalangin, very shallow eh. Parang mababaw.
parang walang routine na lang. Oo, walang intensity ika nga. Pero si Hannah, she wept. No, she wept bitterly, yun ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi lang po 'yon. Dito makita natin, she pleads before the Lord. Meron siyang pakiusap, meron siyang kahilingan sa Panginoon. Sabi sa verse 11, and she made a vow. Sabi niya, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant. So parang ang pakiusap dito ni Hannah, Lord, look upon your servant. Remember your servant. Alalahanin mo ako, Panginoon. Tingnan mo ako, Panginoon. So handun yung pagsusumamo nitong si Hannah sa harapan ng Diyos. Tayo po ba? Meron po ba tayong pagsusumamo sa harapan ng Diyos kung tayo'y mananalangin? Makikita po natin dito si Hannah, handun yung kanyang pakiusap o pagsusumamo sa Diyos. Look upon your servant. Remember your servant, O Lord of hosts. Yun ang panalangin ni Hannah. At hindi lang po yun, ikatlo, she bows before the Lord. Meron siyang naging panata sa harapan ng Diyos. O meron siyang ginawang covenant vow sa Panginoon habang siya'y nananalangin. Sabi pa rin po sa verse 10, sabi dito, But will give your servant a son. Kung pagkakalooban mo ang iyong lingkod ng isang anak na lalaki, sabi niya, Then I will give him to the Lord all the days of his life, and a razor shall never come on his head. Medyo ironic po ito, mga kapatid. Humihiling ka ng isang anak, pagkatapos, ibibigay mo rin sa Diyos yung anak mo na hinihiling mo. Napansin po ba ninyo yun? Humiling siya na siya'y magkaroon ng isang anak na lalaki. Pero nangako po siya na yung anak na lalaki na ipagkakaloob ng Diyos, iyahandog niya muli sa Panginoon na kung saan siya'y maglilingkod sa Diyos all the days of his life, and no razor shall come on his head. Meaning, ang tawag po dito ay Nazarite vow, no, na kung saan meron siyang naging panata sa harapan ng Diyos. Nangako siya. Bigla ko na namang naalala, mga kapatid, no? May mga pagkakataon din sa buhay namin na meron na kaming anak, no? Tapos nagkasakit yung aming anak. At nung nagkasakit yung aming anak, talagang nalagay siya sa bingit ng kamatayan. Dahil nga po, no? Matagal siyang na-confine sa hospital. Mga 4 years old pa lamang siya nun. Subalit, nung kalong-kalong ko po, yung aming anak, I made a vow to the Lord. Inoffer ko siya sa Panginoon na siya'y maglilingkod sa inyo, O Diyos, habang siya'y nabubuhay. I remember that moment. Parang nakaka-identify ako ngayon kay Hannah, no? Na kung saan she made a vow before the Lord. Kayo po, mga kapatid, meron na rin po ba kayong karanasan sa buhay nyo na nanalangin kayo na may kalakip na pangako o panata sa Diyos? Siguro, nung kayo'y nasa, alimbawa, nasa karamdaman, no? Nangako kayo, Panginoon, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Baito pa rin po natin yung pangako na yon. Kung
kayo pinagaling ng Panginoon. Binigyan niya pa tayo ng buhay. In-extend niya yung buhay natin. Maglingkod tayo sa Panginoon. O kaya, minsan nangangako tayo eh. No? Panginoon, makuha ko lang tong trabaho na to. Mag-o-offering ako. Magta-tights ako. Nangako ka sa harapan ng Diyos. Eh, pinagkaloob sa'yo ng Panginoon yung trabaho. Tapos hindi mo tutuparin yung pangako mo. O halimbawa, okay, Panginoon, sagutin lang ako ng nililigawan ko. Panginoon, ibibigay ko yung buhay ko sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Eh nung sinagot ka, wala na, nakalimutan mo na si Lord. Nakakalungkot po, no? Kung minsan, nangangako tayo sa harapan pa ng Diyos. Subalit hindi natin tinutupad yung ating mga pangako. Pero si Hannah, mga kapatid, yung kanyang panalangin sa harapan ng Diyos, may kalakip na panatak. May kalakip na pangako. So makikita natin, si Hannah, talagang naging very persistent siya sa kanyang pananalangin. At hindi lang po yun, makikita natin sa verse 12, no? It came about and she continued praying before the Lord. She prays continuously. No? Sa literal translation po, she multiplied on her prayer. I mean, ibig sabihin nun mga kapatid, hindi niya binawasan yung kanyang panalangin. Lalo pa niyang dinagdagan yung kanyang pananalangin. No? Eh kuminsan tayo nga po eh, sa halip na mas lalo tayong lumapit sa Diyos, eh lumalayo pa tayo. Sa halip na dagdagan pa natin yung ating pananalangin, binabawasan pa natin yung ating pananalangin. At kuminsan nga po ay sinusukuan na natin. No? Pero si Hannah, hindi siya sumuko. Patuloy siyang nanalangin. At sabi pa sa verse 13, she was speaking in her heart. No? She was speaking in her heart. Only her lips were moving, but her voice was not heard. Mga kapatid, she was speaking in her heart. Nasubukan niyo na po ba yun? Na kapag nananalangin kayo, halos parang kinakausap mo lang yung sarili mo. Na halos hindi ka ba kapag utter ng word, pero ikaw lang halos parang nakakarinig ng iyong sariling dasal dahil sa tindi ng iyong nararamdaman. In fact, napagkamalan po siyang lasing sa puntong ito. Si Eli, yung priest, eh, inoobserbahan siya. Akala niya, nung ni Eli, siya'y nakainom dahil very unusual na ang isang tao'y nananalangin pero halos walang boses na lumalabas sa kanya at wala kang maririnig na tinig. Sapagkat nananalangin siya na parang kinakausap niya lang yung kanyang sarili. Talagang matindi yung descriptive word na ginamit dito upang ilarawan yung naging panalangin ni Hannah. And then verse 15, makikita natin. She pours out her soul to the Lord. Sabi ni Hannah, no, my Lord, I am a woman oppressed in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord. Nagawa niyo na po ba yan, mga kapatid? Did you pour out? Ibinuhos niyo na ba? Yun yung Tagalog eh. Ibinuhos niya yung kanyang kaluluwa sa harapan ng Diyos. What a profound statement, no? Na kung saan parang makikita mo rito kung gaano kalalim yung panalangin nitong si Hannah, no? Sabi nga sa verse 13, she was speaking in her heart. Ngayon naman, sabi niya,
I have poured out my soul before the Lord. So dito makikita natin yung lalim, yung bigat ng kanyang pananalangin sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa verse 16, out of my great concern and provocation. Labi siyang nababagabag. Labi siyang yung kanyang great concern and provocation na binabanggit dito, talaga matindi talaga yung intensity ng kanyang pananalangin. At hindi lang po yun. Verse 19, makikita natin sa verse 19, she worshiped the Lord. So habang siya po'y nananalangin, napagkaamalan siyang lasing nitong si Eli. Okay. Subalit, nung ipinaliwanag ni Hannah kung bakit naging malalim, marubdob yung kanyang pananalangin at hindi siya nakainom, hindi siya lasing nung siya'y nananalangin, nag-declare po ng o nag-pronounce ng blessing itong si Eli. Sabi ni Eli sa verse 17, go in peace. Go in peace. May the God of Israel grant your petition that you have asked of Him. Ngayon, ano ba yung petition na hinihiling ni Hannah? Ang hinihiling ni Anna, magkaroon siya ng anak na lalaki. Okay. Specific yung panalangin ni Anna. Anak na lalaki. Lalaki ang kanyang hinihiling sa Diyos. Ngayon, dito sa verse 19, ito po yung, ang tawag dito ay hinge. Okay, parang kumbaga sa pintuan ay bisagra. Dito nagbago yung ihip ng hangin na kung saan makikita natin, binanggit dito sa verse 19. And the Lord, now listen, underline that word. And the Lord remembered her. O di ba yun ang panalangin ni Hannah? Sabi niya sa verse 11, look on the affliction of your maidservant and remember me. And not forget your maidservant. Pagdating po ng verse 19, ang sabi ng banal na kasulatan, and the Lord remembered her. Yung pong salitang the Lord remembered her, ang tawag po doon ay anthropomorphism. Okay? Anthropomorphism. Ano ba yung ibig sabihin nun? Nung anthropomorphism? Ibig sabihin lang po nun, God's action in human terms. Okay? God's action in human terms. Para maintindihan nating mga tao, yung ginawa ng Diyos, gumamit ng salita na madali nating maiintindihan. Eh di ba? Madali nating maintindihan niya. At naalala siya ng Diyos. And the Lord remembered her. Okay. Alam niyo po? Matapos siyang manalangin ng may pagtangis, matapos siyang manalangin ng may pakiusap, matapos siyang manalangin ng may panata, matapos siyang manalangin ng merong panalangin mula sa kanyang puso at speaking, sabi nga rito, she was speaking in her heart when she speaks and when she pours out her soul before the Lord. Ang sabi po sa verse 19, and the Lord remembered her. And the Lord remembered her. Ano po nangyari? Pag-uwi nila sa Rama, dun sa kanilang lugar,
she conceived. Okay. Nabuntis po itong si Hannah. Nagdalantaw siya. And she gave birth. Nanganak siya. At hindi lang po yun. She named him Samuel. Bakit po Samuel ang ipinangalan niya? Because I have asked him of the Lord. Yun ang ibig sabihin ng pangalan ni Samuel. Because I have asked him of the Lord. Mga kapatid, sa gabing ito, kitang-kita natin sa kasaysayan na si Lord tumutugon sa panalangin. Tumutugon sa panalangin ng mga taong hindi sumusuko. Si Lord tumutugon sa mga panalangin hindi pinanghihinaan ng loob. Si Lord inaalala niya yung kanyang mga lingkod na humihingi at humihiling sa kanya. Kaya nga, dito makikita natin, no? God answers prayer. Pagdating ito, mga kapatid, i-refresh ninyo yung inyong memory. Ilan na sa mga panalangin nyo ang tinugon ng Diyos? Kumisan na ito ang problema natin. Napaka-short ng ating memory. Nakakalimutan natin yung mga bagay na ginawa na ng Diyos sa buhay natin. At kung maaari, mga kapatid, magpatotoo tayo. I-share natin. Kumisan para hindi natin makalimutan yung testimony natin, i-share nyo sa iba. Ikwento nyo sa iba. Baka yung kwento nyo maging kalakasan ng iba. Okay? Ako po personally, ang dami ko na po palang nung binalikan ko, ni-refresh ko yung memory ko, Lord, sabi ko, alalahanin ko sana yung mga katugunan mo sa panalangin ko. Naalala ko, isa pa sa panalangin ko, Lord, sana magkaroon kami ng church building. Okay? And lo and behold, nagkaroon kami ng church building dito sa Baguio. At hindi lang basta church building. Ang laki na church building ay binigay sa amin ng Panginoon. Isa lang po yun sa mga testimony. Although, it is only because of the grace of God sa buhay natin. Pero, ano pa ba yung mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon? Ang dami ko pong patotoo na talagang si Lord tumutugon sa panalangin. Kaya huwag po tayong susuko, mga kapatid. Kung meron kayong mga kahilingan sa Diyos na sinuko nyo na, tinigil nyo na, balikan nyo ulit. Ika nga, push, no? Pray until something happens. Katulad ng ginawa ni Hannah. Nanalangin siya hanggang sa tuparin ng Diyos yung kanyang panalangin. Sa gabing ito, mga kapatid, I think ito yung lesson na ang Diyos, hindi siya nagbabago. Ang Diyos, patuloy siyang dumidinig ng ating mga panalangin. Patuloy siyang tumutugon sa ating mga pananalangin. Huwag kang susuko, kapatid. Huwag kang susuko, sweetheart. Huwag kang susuko, Pauline. Kayo po, mga kapatid. Ano man ang ipinapanalangin nyo sa inyong mga pamilya, ano man ang mga kahilingan nyo sa Diyos, huwag kang susuko. Hanggang hindi tinutupad ng Diyos yung kanyang, yung inyong mga kahilingan. Subalit, pag nangako kayo sa Diyos, kailangan tuparin natin sa harapan ng Panginoon. Amen. And amen. And amen. Manalangin po tayo. Sita? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin.
Pwede bang awitin muna natin yung kay buti-buti mo, Panginoon? Alalahanin po natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, yung mga bagay na ginawa niya, tinugon niya. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang sa salita mo ngayong gabi. You reminded us, Lord, na ikaw nga ang tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Panginoon, inaalala namin yung mga bagay na hinihiling namin na napagsawaan na namin, napagura na namin sa panalangin. Pero ngayon, pinaalala mo sa amin na sa tama mong panahon, tutugunin mo ang lahat ng ito, O Diyos. Nawa, bigyan mo kami ng puso ng buong-buong pagtitiwala sa iyo. Katulad ni Hana, Panginoon, na yung marubdob na pananalangin, yung buong-buo kami, Panginoon, without any hesitation in our hearts, Lord, na ang kalooban mo magaganap, na tutugon ka sa tamang panahon, hindi sa panahon namin, O Diyos. Makikita namin yung pagkilos mo, makikita namin kung paano ka gumalaw sa buhay namin. O Diyos, kung mayroon man mga kaming mga ipinangako sa iyo na hindi namin tinupad, patawarin mo po kami, O Diyos. Muli mong pag-alabi ng puso namin. Muli mong ibigay ang design ng puso namin na hanapin ka namin, manalangin kami at tuparin namin ang anumang bagay na pinangako namin sa iyo. And surely, Lord, surely, you will answer us. You will remember our prayers. You will remember our cry. You will remember our petition, Lord. Ngayong gabi, nakikita mo ang puso namin. Nakikita mo ang mga silent prayers namin. Nakikita mo ang mga gusto naming ipanalangin sa iyo, Panginoon. Humihiling kami sa iyo, O Diyos. Tugunin mo po kami, Panginoon. Pakinggan mo po kami. Ang bawat kahilingan namin, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na maririnig mo kami, Lord God. Ang mga panalangin namin tungkol sa aming mga anak, ang
mga panalangin namin sa kanya-kanya naming asawa. Ang panalangin namin sa kagalingan. Ang panalangin namin sa aming kabuhayan. O Panginoon, tugunin mo po kami. Panalangin namin, O Diyos, naway maging tapat kami sa aming mga pangako para sa iyo. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming tutupad sa mga pangako namin. Dahil alam namin, ikaw ay patuloy na tutupad sa pagtugon sa aming mga panalangin. Salamat po, O Diyos. Salamat sa gabing ito. Salamat sa salita mo. Salamat dahil pinaalala mo sa amin na mayroon pa kaming pag-asa, na mayroon kaming ihintayin na magmumula sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin ngayong gabi, O Diyos. Salamat po sa salita mo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan. Gabing ito, mga kapatid, tayo muling makikibahagi sa banal na hapunan. Aming Ama na nasa langit, ngayong gabi, kami naman ang umaalala sa ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo. Nung araw na inialay niya ang kanyang sariling buhay, namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, binata niya ang lahat ng hirap para sa aming mga kasalanan. Panginoon, muli kaming kakain. Ito'y sumasagisag at nagbibigay paalala sa amin ng iyong pagmamahal sa aming lahat. Kakain kami, tanda ng aming pagtanggap, pagkilala sa iyong ginawa para sa amin. Salamat po, Panginoon. Inaalala din namin, Panginoon, na nagbuwis ka ng iyong sariling buhay. Binuhos mo ang iyong sariling dugo upang ang aming mga kasalanan ay mapatawad, upang kami maging malinis sa harapan ng Diyos, upang manumbalik ang aming kaugnayan sa Diyos. Tinubos mo kami. Binayaran mo ang lahat ng aming mga sala. Manumbalik ang aming kaugnayan sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, sabay-sabay tayong uminom. Tanda ng ating paggunita, pagkilala, pagtanggap sa ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Salamat. Salamat, salamat, salamat sa salita ng Diyos na napakayaman talaga, na napakaraming biyaya. It is indeed a treasure. Pag tayo po talaga ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ito'y patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa sa ating buhay. Yan, maraming salamat for joining us. Ito na po ang finoward sa akin ng ating mga... Tulungan na kita, mukhang mahaba, no? Mahabang ating listahan. Yan, si Heidi Socrates mula sa Umingan, Pangasinan. Si Nomi Simbulan na Tagalawag City. God bless you, Nomi. And Amy Kasin sa Riyadh, Saudi Arabia. Hello, welcome. Welcome to our... Amy Kasin, Kasine. Okay. And Imelda Presto from Tarlac, Tarlac. Sige, tuloy mo, ma. Ati Tess del Rosario and Tisha Oplek, Kuya Obet and Ate Evelyn, Sister Josefa Culane and Brother Edmundo Jesusa, at buong pamilya, Sister Rosemary Sherbo, Glenda Martin, Sister Glenda Martin. Glenda Martin. Yeah. Ati Chepo Goon at ang sila Mami Cecilia, Doctora Ellie,
Kuya Ray Gonzales, Kuya Bobby Gonzales, Ate Percy, hello po, magandang gabi po. Kanet Panganiban at Kaboy Panganiban, magandang hapon dyan sa Saudi Arabia, Kaboy. Jen Tiglao, Sister Jen Tiglao dyan sa Hagunoy. Sister Sharon Alcantara, Pastor Gilbert, Nanay Esther and Tatay Cesar. Vlad Alcantara Galano, William and Gwen. Sister Yumi San, Sister Ardine Uson, hope to see you soon, Sister Ardine. Doktora Asiel Almasco, Sol Lopez, John Laurel, hello, regards kay Pastor at kay Mami. Janice Tarliara, hello po, hello. Rachel, I hope to see you soon. Jubes Lopez, Larry Lanusa, Melody Lanusa, Kim and Aya and Nico, Brother Ahmed Kapuyan and Mami Gets, Lola Petting del Rosario, Mabel Makadangdang, sige sabihin mo, hello ba? Hello Lola Petting. Sister Amelie Pakal, hello Amelie, Amelie, Ami, actually si Ami to. Mama Erlinda Cruz, hello po, hope to see you soon, Mama Erlinda. Sister Edna, Tatay Cesar, ay Tatay Ador and Nanay Lolita, ano ba yan, nag-mix na yung Urdaneta at saka Bulacan. Sister Annalyn Flores, Sister Susette Empainado, hello, hope to see you soon. Brother Rex Agusti, hello Brother Rex. At sila Kuya Jerry, Ate Joanne and family. Doc Jairus, hello. Miss you, anak. Miss you. Beth, Kabet Centeno, De Rosario, Sister Wilma Tamiing, Wilmerlin, and Silent Tamiing. Nanay Sean Poseido, hello po. Natutuwa po kami at kayo ay nakabalik uli sa ating 8 o'clock habit. Karika Castillo, welcome, Alen Montserrat. Yeah. I think this is your first time. Ma'am Des and Kuya Jing, hello po. Sister Flora Rebocchiao, Kuya Andy, Shasha, and Zai. Gian Carlos Sherbo, hello Gian, kasama ng daddy mo at ng kapatid nyo. Jenny Aroni, Jenny Rojas Reyes, hello. Sister Jenny Aroni, I hope na okay ka na, magaling ka na. Maurita Alcaraz, hello Marie. Hello Marie, kumusta mo ako kay Arnel? Ka Marita Ablasa Santos, hello po, salamat po. Kamarita at kayo po ay nanood ngayon. Montenegro. Wow. Wow. Welcome. Si Sir Ellen Ong, Ate Yoli Oiga, hello po, and Kuya Greg. At Kuya Greg at sa buong kalainang dyan sa Nueva Ecija. And Ma'am Weng Ferrer. Sa lahat po. Ito pa, meron pa. Joselito Ferrer, God bless you po. Sister Grace Angbaan, Grace, hello, I miss you Grace. Ganun din kay Emma Gonzalez at yeah. Si Ma'am Imelda Presto from California, USA. Wow. Kasama din natin si Tito Ben at saka si Tita Judy. Yes. Meron po akong prayer request, ano? Ipanalangin po ninyo na makabisita na po kami diyan sa mga taga Pangasinan, Urdaneta area. So I hope and I pray na makarating kami sa inyong lugar diyan sa Urdaneta at makita na po namin kayo in face person, face to face. Nako, abangan po ninyo, sama ninyo yan sa panalangin. Excited na po kami, sana excited din po kayo na ma-meet kami personal. Ganun din yung mga taga Hagunoy, nako, ipanalangin din natin. Gusto naming makita yung mga kamag-anak ni Sister Olive at kamag-anak na rin namin dyan. Gusto daw po niya kayong makilala. Lalo na, namimiss ko na yung seafood ano, dun sa Hagunoy. No? Yung mga, ano yun? Alupihang dagat, no? Naku, grabe yun. Seasonal yun, seasonal. Oo, may panahon lang. So, abangan ninyo. Ganun din sa Palmera. Sa Bulacan, makarating din tayo dyan. At dyan sa mga taga Novaliches, gusto rin naming ma-meet. Sir Marivic Bellasenor, yata natin na. Yeah, ganun din si Ma'am Erlinda, sila Glenda Martin, sila Ate Evelyn, sila Ate Tess. Hope to see you si soon. Si Mama Bibi June Baby Estenor. Estenor.
So, we are planning, we are praying na sana matuloy po kami na magkita-kita po tayo. So, abangan po ninyo yan. Excited. At kumare, dyan tayo magdebo sa inyong mga bahay. Opo. O sa inyong okay. lugar. Thank you so much for joining us tonight. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Maraming salamat po. See you tomorrow. God bless you. Good night. Ingatan po kayo ng ating Panginoon. Binibless ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Amen.